In this video, we will be discussing about what is called the nested if. So when we say nested if, this is a kind of conditional statement wherein there is a condition after a certain condition. Paano yan? Kung mapapansin nyo, dito sa syntax natin, if we have the following condition and then. Once na nag-true yan, okay, since ito ay nakatab, ibig sabihin nakapasok siya, okay, under siya to ng first if. Ibig sabihin, once na nag-true yung condition natin dito, okay, there is a follow-up condition dito. And then kung mapapansin nyo, after that, meron ulit follow-up condition dito. And then doon yung statement mo. Okay, that is what we call the nested if. In this diagram, okay, we have the condition 1. Nung nag-true siya, we have the condition 2. And then, so on. So, a condition inside another condition is what we call the nested if. Ibig sabihin, pag gumagamit tayo ng nested if, marami tayong condition which is interrelated lang. Hindi talaga siya, hindi kagaya ng ating ladderized if na meron ka lang isang specific question na marami kang sagot. Okay? In the nested if, this different question, okay, pero related sa isa't isa, wherein, kailangan munang masatisfy yung first condition bago ka mapunta dun sa second condition. Remember ha, kuwamasin nyo dito sa diagram natin, if the condition is not satisfied, for example, nag-false, automatically punta tayo sa end. Or kung meron ka another statement, pwede mong isingit dito. Ibig sabihin po niyan, kung mapapansin nyo rito sa if natin, every if natin may kanya-kanyang end if. Because this is different ifs. Okay? Unlike ng ating if-else, for example, ito nag-true. Okay? Once na nag-true to, pupunta yan dito. Once na nag-false to, kung meron kang another condition dito, for example, you have your else here, gagawin niya yon. Okay? And then, pwede yung lumabas, papunta naman dito sa another end if. So that is what we call nested if. Ganun lang siya, para siyang if in the inside of another if. So subukan na natin siya in programming para makita natin paano nga ba gumagana yung nested if. So first, suppose we have the following problem. So One De La Cruz Corporation will be giving incentives to selected employees before the end of 2020. However, they should be able to comply with all, take note of that, all of the following conditions to be eligible. So what are the conditions? So we have three conditions. First, it should be a regular employee. Second, it should be more than 5 years of stay in the company. And third, an employee should have a salary not exceeding 20,000 pesos. So once na comply ng applicant itong tatlong condition na to, bibigyan siya ngayon ng incentive ng ating corporation. So ang gagawin natin, we'll be creating a program that will evaluate a certain applicant if he or she is eligible or not in the incentives. So, gumawa na ako ng ating interface. Okay, we have the following. Siyempre, nilagay ko yung name. Kung mapansin nyo, wala yan doon sa ating problem. Pero siyempre, kasi applicant yan, kailangan mo kasing, kumbaga, required yan. There are certain programs na although wala yung mga fields doon na binabanggit sa problem, kailangan mo pa rin siyang idagdag because they are required. Okay, hindi naman tayo pwede mag-evaluate ng hindi natin kilala kung sino yung ating ine-evaluate. So that's why in-include ko yung ating name. Okay, the name of the applicant. And then the employment status, gumamit ako ng combo box. Okay, dito na lang siya magse-select kung ano employment status niya, kung siya ba regular, job order, contractual, and so on. The number of years in the company, gumamit na lang ako ng text box. And then the monthly salary, gumamit ako ng option button. Okay, mapapansin nyo, tatlong option button para maiwasan na natin yung pagta-type. In programming kasi, since meron tayong mga UI, user interface, much better kasi kung mapapansin nyo sa panahon ngayon, iwasan yung typing. Okay, pinapagaan natin o pinapadali natin yung buhay ng ating end user. So, magse-select na lang ako. And yung monthly salary kasi, yung iba ayaw i-declare yan. So, kung nagsasagot ka ng mga form, usually naka-range lang siya. For example, we have the 10,000 and below, 10,000 and 1 to 20,000. So, mapapansin nyo, 10,000 and 1 ha. Remember, we have the following selections. Kailangan hindi ma-confuse yung program, pati yung tao. You have 10,000 here and below. This is 10,000 and 1 peso. So, hindi ka pwede maglagay ng 10,000 dito. Kasi once na ang monthly salary ng employee mo ay 10,000, magkakaroon na ng
mako-confuse na yung program natin, say with the end user, saan siya magse-select. So iwasan natin yung mga part na pwede mako-confuse yung ating mga end user. And then we have the command button to evaluate whether the applicant is eligible or not. Okay, now, first things first, kailangan muna natin iayos yung mga certain properties, especially the naming. So ilagay ko lang dito yung ating properties window. Mapapansin nyo, nadadock ko yan ah. Kung gusto mo lang ibalik yan dyan, ayaw mo, right click mo lang yan and then pindutin mo lang yung dock. Ayun na siya. Then, kunin mo lang yung kanyang pinaka title bar, ayan, para ma-drag mo. Okay, ganun lang po yan. So first, we have the name. Papalitan lang natin siya ng naming. So txt, this will be txt name. Combo box will be CBO status. Pag-click na lang natin. Another sa combo box, may binabago pa tayo dyan, which is yung kanyang drop-down style. Ito siya. Gagawin natin siyang, ayan, drop-down. Pwede mong gawing drop-down list. Okay, drop-down list na lang. Bakit? Para hindi makapag-type yung user natin. And then, for the number of years, gamitin ko na lang txt years. Pwede nyo ilagay txt number of years, pero pag-clean na lang natin. In the radio button, I will use RB10 below. Okay, remember sa naming ah, okay lang yan kung meron kang numeric dyan. Ang tatandaan lang natin, bawal ang may numeric sa unahan ng name. So it can be in the middle or sa dulo. And then since gumamit tayo ng prefix na RB for radio button, may iwasan na natin yan. This will be RB10 to 20. And then this will be above 20. Ayusin na lang natin. Okay, para hindi ma-confuse. So we have 10 below, we have 10 to 20, and then 20, above 20. And then we have the BTN evaluate. Okay. So okay na tayo sa naming natin. Babalik na natin to doon. Try muna natin i-run kasi dito. Okay? Mapapansin natin, mamaya na pala natin i-run, mapapansin natin di sa combo box. So, kailangan meron kang option dyan. So, ang gagawin ko ngayon will be, do-double click ko yung form. Mapapansin nyo nasa form load tayo. So, sabi ko sa form load, once na ni-run natin, ito yung pinakaunang binabasa. Kumbaga sa mga command line or yung mga, tawag dito, kagaya ng C, Java, ito yung pinaka-main method natin. So, ito yung unang binabasa ng program natin. So, ang gagawin natin, lalagyan natin, at the loading of the form, lalagyan na natin ng laman yung ating for yung ating combo box. So, that is employment status. So, CBO status dot items dot add. Okay? For example, job order. Maglagay na lang tayong tatlo, ha? Siyempre. Hindi ko na itatype yan. Copy-paste. Job order, we have the contractual, and then we have the regular. Pwede ka ba maglagay na iba dyan, casual or anything. So, maglagay na tayo. Now, let's try to run. Bakit tayo naglagay sa form load? Mapapansin natin. Okay, run natin yung program. Ito siya. Makasin nyo may laman na. Okay, yun yung pinaka-power ng ating form load. Ibig sabihin, pag nag-load yung form, ang una natin ginagawa, okay, mag-add tayo ng items dito sa ating combo box. So, kung may mga gusto kang gawin at initial ng program mo, dito yung nilalagay sa ating form load. Ayan na. So, okay na tayo. May laman na. So, sa name, tinatype lang naman yan. Same here and then here, sineselect lang naman yan. So, next na natin will be, syempre, click na natin yung ating button, evaluate. Now, sa pag-evaluate natin, okay, kailangan natin masatisfy yung tatlong condition. So, balik tayo. Sabi ko sa condition, okay, ang condition natin will be, kailangan regular siya, kailangan more than 5 years siya, and then kailangan salary niya not exceeding 20,000. So, syempre, if... Okay, CBO status dot text is equal to what? Regular. Okay, then. Take note lang ha, itong regular na to, bakit? Ibig sabihin, ang sineselect niya sa CBO status natin yung regular. Take note lang na dapat, since naka-string yan, kailangan same mismo dito yan. Pwede mo i-copy, paste.
Okay, para pareha sila, including the sentence case, pati yung kanyang spelling. Ingatan nyo doon. Now, ito na yung sasabi ko. If civil status dot text called regular, then, ano yung susunod? So, basta regular siya, hindi pa tayo tapos. Kaya magkakaroon ka pa ng another if. Okay, para ka lang nag-interview sa kanya, regular ka ba? Yes. If nag-yes siya, meron kang follow-up question. So, that's called the nested if. Ano yung susunod? Yung kanyang years of stay. TXT years, that text will be greater than, ang sabi dito, okay, 5. Sir, bakit greater than 5, hindi siya greater than or equal to 5? Take note of the problem. Ang sabi, kailangan more than 5 years in the company. Napasin niyo? So, more than 5 years dapat siya sa company. Ibig sabihin, if naka 5 years ka lang, hindi ka pa eligible doon sa ating incentive. That's why gumamit ako dito ng greater than 5. Okay? And then last, if, okay, balik lang tayo. Balik ako sa interface, ha. Dito kasi, may tatlong RB button. So, ngayon, kailangan, ang sabi sa problem natin, para maging eligible ka, kailangan dito, okay, it's either dito or dito ka. Kasi kung 10,000 eligible ka pa, kung 10,000 to 20,000 eligible ka pa. Ang nakalagay kasi sa problem, have a salary not exceeding 20,000 pesos. So, not exceeding, ibig sabihin, kung naka 20,000 pesos ka, pasok ka pa. That's why in the program, kung it's either itong i-select mo or ito, eligible ka. So, para gawin yon, okay, gagamit ako ng, kaya ako ginamit to kasi may another condition, another, tao dito, instances kung paano tayo nag-create na condition. Balik tayo doon. If, so dalawa ang kailangan niya, which is yung RB 10 below, so that check is equal to true. And then, or RB 10 to 20, that check is equal to true. Then, kung mapapansin mo, meron kang dalawang condition, ito yung sasabi ko. Okay? Pwede ka kasing mag-construct yung nakaraan na ating ladderized if. Pwede ka mag-construct na, imbis na naka-ladder ka, patulad nito, naka-nested ka, okay, pwede kang gumamit ng mga logical operator natin. Yung or, dalawa lang naman yan, tatlo pala, not, or, tsaka and. Okay, hindi or, pag sinabing or, either of the two, kailangan mag-true. Pag sinabi namang and, kailangan lahat ng condition mo mag-true. So, pinakita ko lang dito na you can have your nested if or kung ayaw mong gumamit ng nested if, pwede kang gumamit ng logical operator. So, mapansin mo, it's either 10 ang nakaselect, which is true, or yung 10 to 20 ang nakaselect. So, then, ibig sabihin, regular siya, more than 5 years ang kanyang stay, and then, it's either of the two yung sinelect niyang salary, pwede tayo magsabi, message box, okay, you are eligible. Hindi ko napapahabain. To the incentive. Okay. Then, lagyan na lang natin ng info. And then, congrats. Congratulations. Okay. Now, so, try natin yung program. Ito siya. Ayan na lang, ha. Okay. Ang name, mapapansin nyo, bakit wala yung name? Kasi hindi naman kasama yung doon sa ating problem na pag-evaluate yung naming. Okay, so ilagay mo lang dyan, for example, 1. Okay, and then employment status natin is regular. Then, ang number of years mo ay 6. And then, ang sahod mo ay 10,000 and below. Evaluate natin. So, ayan siya. Congratulations, you are eligible to the incentives. Now, pili tayo ulit. Yung isa pa, 10,001 to 20. Still, you are eligible to incentive. Pero pag ginawa kong 20,000 and above, sir, bakit wala nangyayari? Remember, nagkakaroon lang tayo ng message box dito kung masasatisfy natin yung tatlong condition. Yung tatawag na nested if. Ibig sabihin,
babasahin ko lang tong part na to, which is the message box, if masatisfy ko lahat ng if na to. Okay? That's the power of end if, ha? Kung sa nag-true to, saka mo lang babasahin to. Kung mapasin nyo, kung nag-false ito pa lang sa regular, jump order na natin. Okay, bakit wala nangyayari? Kasi mapasin nyo, dito pa lang, if CBO status.txt call to regular at nag-false yan kasi jump order, automatically terminated siya. Napunta na ng end if. So, sir, parang hindi gumagana yung program. Okay? Aayusin natin yan ngayon. Okay. Kokopyahin ko to. May dalawa akong gagawin. Ipakita ko lang. First, we'll have the mano-mano or yung, kumbaga, long method. This is you are not eligible. And then this will be sorry. Mapasin mo, dito sa unang part natin, mali yung ating nilagyan. Sorry. Dito muna tayo. Di ba, we have the if. Okay. Ibig sabihin, dito pa lang, this is the salary. Kung hindi yan sinelect mo at nag-false yan, ibig sabihin 20 and above ka, ang ilalabas mo, you're not eligible. Subukan natin. Okay. Regular naman ako. And then 6 years ako. Pero sumasahod kasi ako ng 20,000 and above. Pansinin nyo, you are not eligible to the incentive. Bakit? Okay, kasi nag-else tayo dito. Ibig sabihin, hindi ito yung nakaselect. Okay, not eligible pa rin tayo. So, same. Kukopyahin lang natin yan. Kung meron kang if dito, okay. Kung meron kang if dyan, okay, not eligible ulit. And then, pwede ka naman dito, not eligible. Kung mapansin nyo, tatlong beses tayong not eligible. Bakit? Kasi sa problem natin, kailangan masatisfy niya yung tatlo. Once naman hindi siya nasatisfy dyan, bawat if natin merong else. Sabihin hindi niya nasatisfy yung isang condition. Therefore, you are not eligible to the incentive. Try natin. Okay? So, gawin na natin. Regular, balik tayo. Regular, 6 years, 20 and above. Evaluate natin. You are not eligible to the incentive. 10K, eligible tayo. Nag-job order ka, you are not eligible ulit. Regular ka, 10K ang sahod mo pero nakaka-isang taon ka pa lang, not eligible ka pa rin. Okay? So that is the power of what we call the nested if. So yun po. Next natin is, kung mapapansin nyo, masyado nating inaksaya yung ating part dito. Bakit? Each if mo, naglagay ka ng else, nag-end if ka. Okay? Kasi para bang ang ginawa natin, stop ko lang to. Inulit-ulit mo ngayon itong part na to. Sir, paano ba natin aayusin na? Kasi kung medyo, kung beginner tayo sa programming, okay lang yan eh. Kasi ang target natin is gumagana yung program. Pero what if gusto natin ma-optimize yung program natin na ayaw natin may mga nauulit na part. So pwede, meron tayong gagawin. Part kasi ito ng if, kaya ituturo ko na rin. Kukopyahin ko to. Control X. Lalagay ko siya dito. And then, tatanggalin ko ngayon yung mga else. Huwag yung tatanggalin yung end if, ha? Tandaan nyo yung nagterminate sa if. So, kung ilang if meron ka, yun yung part ng end if. Ayan, maganda lang dito. Nakikita mo na yung part nila. After ng end if natin, naglagay ako ng message box. Okay. Check natin ngayon. Regular, 6 years, pero 20,000 ang sahod. Not eligible. 10,000 ang sahod, pero nakakaisang taon pa lang. Not eligible. Naka-anim na taon na, pero contractual pa rin. Not eligible. So, mapasin nyo, okay na sir, nilabas ko lang doon sa if yung aking message box, gumagana na siya. Not yet. Why? Tingnan nyo to. Regular siya, 6 years, 10,000 lang ang sahod niya. Evaluate. Eligible siya. Okay naman sir eh. Pero may lumabas pa rin. Not eligible. Ito yung sasabi ko. Okay? Ang end if natin, ito yung nagte-terminate sa if natin. So mapasin nyo, yung ating private sub, ang ending niyan is the end sub. Therefore, kung meron kang code dito, stop ko muna yung program. Stop natin ha.
So, kung meron kang code dito, ibig sabihin yan, after mo dito, babasahin niya yan. Okay? Dito kasi, once na nag-false to, punta na siyang end if. Once na nag-false to, punta siyang end if. Kaya lumalabas ito. The problem is, nun nag-true tayo, which is lumabas itong message box, after nag-terminate nun, lumabas ulit yung message box. So, ang gusto natin mangyari, automatically, after niyang gawin to, hindi niya nababasahin dapat itong part na to. To do that, may ilalagay tayong part ng code, which is exit sub. Subukan natin exit sub. Unahin natin yung mga mali, ah. 1. Employment status. Doon muna tayo sa job order. 6 years, pero 20,000. Not eligible. Regular. 6 years, pero 20,000. Not eligible. Regular, pero naka 5 years pa lang. Kahit 10,000 lang sahod. Not eligible. So, balik tayo ngayon sa regular. Naka 6 years at 10,000 lang ang sahod. Evaluate. Eligible. After that, pasinin nyo, hindi na lumabas yung message box natin. Ang ibig sabihin kasi ng exit sub, pag binasa to ng program, ibig sabihin po niyan, terminate niya papunta sa end sub. Sabihin ko, may certain code ka pa dito sa baba, hindi niya na yung babasahin. That is the power of exit sub. Another, gawa pa tayo ng may exit sub. Yung iba kasi nalilito sa nested if, nalilito sa ating ladderized if. Pwede natin siyang dayain through the use of exit sub. For example, stop ko na yung program. Mapapansin natin meron akong name. What if, ang ginawa ko ngayon, dito muna tayo sa name. Job order, 6, and then 10. Nag-evaluate na tayo. In-evaluate natin siya kasi sinabi natin not eligible. Pero kulang yung in-input niya. Another thing, stop ko ulit. Okay. Evaluate. Oh. Nag-evaluate na siya which is not eligible kahit hindi pa siya nag-input. Okay, ito na yung mga problem natin sa program. Minsan ginagamit natin ang conditional statement to control yung error natin para iwasan natin na magkaroon ng error or kahit hindi naman this is what we call the logical error. Bakit? Gumagana yung program pero mali yung pag-evaluate natin. Bakit? Wala ka namang sinelect, wala kang in-input pero nag-evaluate. Okay? Ibig sabihin, kailangan natin i-keytrap yung mga possible na ganitong error. To do that, at the start of the program, sa pinakataas, pasinin nyo to. For example, if txt name dot text is equal to null, then, sabihin natin message box, okay, enter your name. And then, this is exclamation. Sige, exclamation gamitin natin. And then we have, for example, field required. Now, pasinin natin ah. Gagawin ko muna, i-run ko muna yung program. Hindi ako maglalagay. Okay, hindi ako maglalagay ng name. Lagay ako ng regular, 6 years, and then 10K. Ano naglagay? Enter your name. Okay? Ito yung sinasabi ko kanina ha. Pagka okay ko, meron ulit lumabas. Bakit? Ang sabi ko kasi kanina, after ng end if natin, okay, hindi pa natatapos yung program kasi meron pa nga tayong codes sa baba. So, ibig sabihin, since nag-error ka na rito, nagkaroon ka na kasi ng error dito, ang gagawin natin ngayon will be, kailangan hindi mo nabasahin ito. So, to do that, exit sub. Subukan natin. Wala siyang name. Regular 6, 10,000 to 20,000. Enter your name. Then, wala na nangyari. So, ibig sabihin, hindi tayo nag-evaluate. That is the power of exit sub. Kung gaya mong gumamit, kung medyo ang gusto mo lang is yung puro if. Another thing, ito pa pala. Pare may name na siya dyan, 1. Pero ang number of years niya is D. Ano na? Okay? Nagkaroon tayo ng error. Bakit? Pasinin nyo, this is a number, yung 5. And then ang in-input ko ay letter D. So, syempre, hindi natin pwedeng i-compare ang isang alphabet
sa numeric. So, ang gagawin natin, tatanggalin ulit natin or kikitrap natin yung ganong error. So, bago tayo mag-evaluate, lagay ulit ako. Ngayon, hindi ko na, pwede ka ako gumamit dito ng else kagaya ng ating ladder, pero ipapakita ko yung power ng exit sub natin. If, paano natin machi-check kung number or hindi yung nilagay? So, we have what we call the not is numeric. Is numeric, pangalan niya, txt years, dot text, is equal to true, then. Sabihin, not is numeric, hindi number. Yung alin, yung in-input sa txt years, dot text. So, kopyahin ko to. Okay. Invalid number of years. Ayan. Invalid number of years. Siyempre, hindi siya field required. Sample, wrong input. Okay. Mapapansin natin, ang dami ko ng if. Pero dito, imbis na mag if, else, if, else, if, else, sunod ako dito, gumamit ako ng exit sub. Okay? Ito yung power ngayon ng exit sub natin. For example, o walang name. Field required. Hindi siya nag-evaluate. Naglagay ako ng name. Okay? Pwede mo rin lagyan. Okay? Dito kasi name lang. Ikaw na rin ang maglagay. What if hindi ako naglagay ng status, hindi ako namili ng salary, hindi rin ako naglagay ng years. Ikaw na yan. Gagayahin mo lang doon sa ating first conditional. Ang gagawin ko ngayon, dito tayo mag-focus sa ating number. For example, nilagay ko dyan ay H. Nagkaroon ng human error. Okay. Pasinin nyo, hindi na siya nag-error yung ating program. Invalid number of years. Pwede mong burahin to. Tinuro ko na nakaraan paano magtatanggal. And then, paano mag-set dyan ng focus. For example, we have the 7. Okay. You are eligible to incentives. Okay. So, main topic natin dito is the nested if. Pinakita ko lang yung other method para doon sa ating conditional statement. Kasi pagdating ng if, we have the if else, we have the nested, we have the ladderize. Okay, and then lastly, we have here the if and then exit sub lang. So, sa pag-construct ng if, nakadepende yan sa inyo as the programmer. Yung pinakamadaling intindihin and dapat yung pinaka-logical na pagbuo ng ating conditional statements. So, sabi ko kanina, pwede kang gumamit nito, pwede kang mag-ladderize if dito, kasama tong if natin dito, or pwede ka naman gumamit ng logical operator. Okay, so nasa iyo yan, ano yung pinaka-preferred mo, saan ka mas pinaka-nadadalian. Later on, pwede nating i-constructo nung isa pa, which is yung ating naka-ladderize if. Okay? Pero for now, pinakita ko lang muna yung ating exit sub. In the later part of the video, ipopost ko yung screenshot, ano yung magiging itsura once na ito ay ginawa nating nested if. Okay, para makita natin yung difference between using the single if and then yung ating, nested if, yung ating naka-ladderize if. So that is all for what we call the nested if.